Pagbasa mula sa paggawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang Pariseo na ngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagala ng buong bayan. Sinuot niyang ilapat muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga tao ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Judas na nagpanggap na isang dakilang sinuno at nakaakit ng may 400 taga-sunod. Ngunit nang mapatay siya, nagtawag na pa ang mga katawan niya at nauwi sa wala ang sinusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga-Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming karuan. Nang mapatay siya, nagtawa-tawa din ang mga taga-sunod niya. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga tao ito. Hayaan ninyo sila kung ang kanyang pagpapala o pagpupunyagin ito'y mula sa tao, ito'y mabibig. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito magsansala at dilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos, ipapalo at pagkakawalan mangarap sa pangalan ni Jesus. Sila'y sinalay. Galak na galak na umalis ang mga apostol para ng salibir sapagkat minalapat ng Diyos na sila'y malakay sa kaliyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta
Thank you.
Hindi pa siya talagay. Katulad ng mga ibinahagi ng alimbawa, katulad ng Judas, na nag-aklas na namamay, hindi si Judas sa Lord, isa kong rebel. Marami itong followers ang isa pa kami sa kayo. Namamay si Judas, na wala yung lakas ng kanyang mga kasunod. Pero nasa mga kapatid, pero kapag may dalaw ng Diyos, ay huwag mo kalabangan ng Diyos. Kaya yung mayroon sa bago tayo ng bumago, na sa dami na rin ang sektor ng kalabangan, ay hindi na ba kaula na hindi na namin ipagkatagol ng aming pagkakalabangan kung hindi ng pagkakalabangan. Pero ang problema ko na pangalaw ko ako ay tayong sinilang ulang sa taas. Dunat ko na pag-alala kung ang pagtingin ko sa kanya ng sarili ay pagtingin ng pababa ay nagsusunan kami ng masama kasi yung tayo pula sa taas. Kaya bahagi ko ng pagkulos na kundusin ka rin ang kung sa paano ang tayo pagkulusin naging kabahagi ng ating karanasan ng pagkulusin ay hindi na maraming tumalong sa iba. Kaya kung minsan tayo ay nilalampaso nila sa kanilang pagkulusin ay huwag natin talaga sa kanila. Kasi bakit? Hindi tayo mula sa gawa. Tayo mula sa itaas. So, kung sila man ay wala nang ginawa kung tayo atakihin, ay hindi dapat natin sila natulangan sa kanilang kanilang pangamaraan. Kasi hindi yun ang pangamaraan ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi yun ang pamamaraan ni Yahweh sa dahil sa pagpapadala ng kanyang buong na anak. Ang pamamaraan ng Diyos ay sa pamamaraan, sabi na sa Ibanghelyo ng Apostolo, alam natin po, pero kapag pumalaw ng Yesus ang Diyos, pumalaw ko ng mga panagyo ng Diyos. Pero ngayon, sa pamamitan ng isang bata, kasi yung bata nagdala ng limang tinapay, limang isla at dalawang tinapay, makita ko natin, buruan ang ginamit ng Diyos sa pagpaparami sa isla. May nalala sa isang bata, yung nangyayari na gano, kasi ang tayo ng Yesus, paano natin magpapakain ang kataon ko? Nang gano'n sa isang bata. Ang nangyayari ko, sa ginawa natin, para sa ginawa ng Yesus, may isa ako mo. Kung sa ginawa ng Yesus, hindi mo naman mention. Kasi ang pagkawa nila sa bata nila na eksisto nito. Hindi kinikilala ang bata. Hindi kinikilala ang bata. Wala silang halata. Hindi wala silang halata para bilangin. Kaya nga magbibilang hindi kasama ang bata at ang mga babae. Hindi sila kasama sa bilang. Hindi sila kinikilala ng lingkuran. Wala silang bigat.
sebab manusia yang berkata. Nah, sebab manusia yang berkata, belum dilalui Yesus. Ang tinampay na ang isa, aray, makatawin ang harap. Kaya ang pupilawan ng pagkakalabi ng aming pamamaraan sa ating kapilos sa pagkakalabi na pagiging tayo at pagkakalabi ng sa bata. Pagkumisang tayo na maaaring hindi na pagkansunan, hindi na makikita. Hindi na ito na kailangan ipagkakalabi yung malaki ay huwag natin kalimutan
na ginayo ng Diyos ang isang bata. Manalangin ko yung mga kapatid ko pang patahan ng ating kapatid ng Diyos sa mga kapatid. Sa nagkawa ng kapatid ko pang patahan ng mga mamahal, sa kapatid na nagkaraan sa ating kapatid ng mamahal sa buong sambay ng iyong hanggan. Magpasawalan ng mga. Amen. Iba yung mga Panginoon. At sa mga Panginoon. Paas ito sa inyong puso.
niya ng isang pusang loob ng maraming loob. Ginawa ko niya ang tinapay, pinasalamatan ko niya. Pinaghati-hati niya, niyawag sa kanyang mga labay at sinabi, "Tama ka pinin mo na ako ko at kami. Ito ang aking katawan. Nangyayang loob para sa ito." Hindi na makakatapos sa ako na ninawa ka ng kamis at ito na pinag sa naman. Hiniyawin ng kamis sa kanyang mga labad at sinabi, "Ang gabinin mo na ako ito, hiniyawin mo ang kamis na ang dugo ng bago at ilang malipad. Ang aking dugo na ibubuhos para sa ito at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin mo ito sa pag-alaala." Thank you.
Amén. Amén.